Hi! Welcome to my channel. So for today, magluluto po tayo ng chop suey. So ito po yung upgraded version. Talaga may gana. So ito po pwedeng panghandaan. Lalo na nalalapit na po ang Kapaskuhan. So pwede nyo po itong iluto. Pwede rin pang ulam sa pang-araw-araw. So let's start. Ito po yung mga sangkap na kailangan natin. So madaling-madaling hanapin sa mga palengke or suking tindahan. So meron po tayong Baguio Pechay. Ayan po, isang piraso po yan, hinugasan na. Cabbage, medium size lang po to. And then, meron tayong broccoli. Ayan. Pwede rin po yan palitan kung ano po ang gusto nyo. Kung gusto nyo yung cauliflower, will do. Sayote, carrots, shrimp. Ito po yung ulo niya, binabad ko sa tubig para po mamaya pwedeng pampalasa. And then, kailangan din po natin ng squid, 10 piraso lang po yan. Bell pepper, celery, onions, garlic, oyster sauce, at 2 pirasong shrimp cubes. And then, kailangan din po natin ng slurry, that is water and cornstarch, cooking oil, and of course, sesame oil, para medyo lasang Chinese style po siya. So, kailangan din po natin ng quail egg, di ba? Pampa-add po ng ganda ng ating ulam at pampasarap din po yan. So, ilang piraso lang po yan? I think that is around 15 pieces lang po. So, this one, I'm doing the blanching. So, binablanch ko po yung mga gulay para po maluto na siya. Para po later, madali na natin siyang isauté. And in the same time, ma-retain po natin yung pagka-crunchiness ng ating gulay. And yung color po niya, talaga maganda, bright yung kanyang color. So, unahin niyo po yung mga matitigas, yung carrots and sayote. Pag medyo malambot-lambot na po yun, half-cook na po siya, pwede na po natin ilagay yung iba. Just like this one. So, kailangan po boiling po yung water. And then, maglagay po kayo ng half TSP na asin. So, maganda po yan. So, kung may mga natira pa dyan na anything or bacteria, anuman, mamatay po yan. Kahit na hinugasan natin, maganda pong binablanch yung gulay. Ayan. And may nakaready na po ko sa lababo na ice cold water. Para po after nito, strain ko po siya, diretso ko po, meron pa natirang pugo kasi dito ko siya pinakulo kanina. Alisin po natin. Ayan. So, diretso po siya sa ice cold water para ma-stop po yung cooking process. Strain and then diretso po sa ice cold water para po crunchy pa rin yung ating gulay. Hindi po siya ma-overcook. And then, let's start in sauteing. Naglagay po ako ng cooking oil sa ating pan. So, hindi po ako kakabili nung Chinese wok. So, soon, bibili po tayo niyan. So, now, naglagay tayo ng bawang. So, medyo lutuin ko po ng mabuti yung ating bawang para lumabas po yung kanyang flavor and yung kanyang aroma. Ayan. So, bawang, mince po yan, finely minced. And then, yung ating, ang mahal sa panahon na yon, ang ating sibuyas. Hindi naman po tayo pwedeng walang sibuyas eh. So, kahit medyo mahal, pikit mata, di ba? Bibili pa rin kasi parang kulang ang ating pagigisa pag walang sibuyas. So, this one, lagay na po natin yung ating hipon. Kung may allergy po kayo sa hipon, pwede nyo pong palitan to ng manok. Diba? Pwede rin pong baboy. Diba? Kung di po kayo pwede sa shrimp. And, ito po, naglagay ako ng squid. Isang piraso lang po yan. Pero kung may budget, pwede nyo pong dagdagan yung squid and hipon. And then, naglagay po ako ng shrimp cubes. 2 piraso po yan. After po niyan, pwede na po natin lagyan ng paminta. So, nasa inyo na po kung gano'ng karaming paminta yung lalagay nyo. And then, garlic powder. Pero kung wala po kayong garlic powder, okay naman po kasi may garlic na rin tayo. But for me, available po yung garlic powder and onion powder ko ngayon. So, marami po akong stock. So, ginagamit po natin. Ayun po, yun po yung pinagbabaran ng ulo ng pangalan nito, hipon. Inaris ko po yung latak. Yung parang buo-buo niya, yung ulo, tinira ko po yung kanyang sauce at nilagay po natin. Again, naglagay ng black pepper, garlic powder, onion powder, and then naglagay po ako ng shrimp cubes, and then now, naglagay po tayo ng oyster sauce. Yan po, pampasarap. Oyster sauce. Diba? Ang bango. Kung naamoy nyo lang, talagang mabango.
So, hindi nyo na kailangan kumain sa isang Chinese restaurant. Hindi nyo kailangan mag-take out. This one is already okay. And then, maglagay tayo ng sesame oil. Diba? Yung mga Chinese restaurant, meron laging sesame oil. So, ayan. Maglagay po tayo. And then, maglagay tayo ng onting tubig. So, the complete measurement, nasa description box below. Kindly check it po. Makikita nyo po lahat ng aking mga sangkap na ginamit. At mga sukat. So, ito po, kumukulong na siya. Okay na po to. So, pwede na po natin ditong ilagay yung ating na-blanch na gulay. So, inalis ko na po sa ice cold water. Nistrain ko po para matanggal yung tubig. And, ayan po. Ilagay na natin. Ganda ng kulay, di ba? Kasi po, na-blanch siya. And then, nilagay po natin sa malamig na tubig para ma-stop po yung cooking process. And now, crunchy pa po yan pag kinain nyo. Hindi po siya overcooked. At hindi rin po siya hilaw. Saktong-sakto po. So, nandun pa po yung mga vitamins ng ating gulay. Diba? So, masarap po itong ipares sa pritong manok. Diba? Pritong isda, Shanghai. Diba? So, pag may mga party po, pwede nyo po itong haluan o ipares sa Shanghai or fried chicken. So, this one, okay na po yung lasa nito. So, wala na po akong idadagdag. And then, pwede na po natin lagyan ng slurry. That is water with cornstarch. Yan po yung pangpalapot natin. Para may sauce po siya, thick po yung kanyang sauce. Nilakas ko po yung apoy para mabilis. So, nihintay lang po natin lumapot siya. Few minutes, pag naglagay tayo ng slurry, luto po natin ng mga 2 minuto. O isa sa 2 minuto para po maluto yung cornstarch. Hindi po siya lasang cornstarch. Yung parang kumakain ka ng flour. Diba? So, this one, naglagay po ko ng onting paminta. Alam niyo na mahilig ako sa paminta. Pero kung hindi po kayo mahilig sa paminta, pwede nyo po bawasan yung paminta. And then, naglagay tayo ng onti pa na sesame oil. Ayan, ang bango! So, pinatay ko na po yung ating apoy. Okay na po to. And, ready for serving! So, masarap na masarap. So, this is how it look like after. Nilagay ko na po yung mga quail egg. I hope you will give it a try at home. Goodbye!